So, ay makamaster, no? Tapos na ho tayo dun sa isa. Ang gagawin natin, isusunod natin itong counter chiller, counter freezer, at saka itong chest freezer na to, mga kamaster. Okay? So, ito pa ay imported. So, i-check po natin to sa mga oras na ito. Okay? Ito po ay counter freezer. Counter freezer. Ayan. So, ay mga kamaster, no? Ito na yung ating counter, freezer, no? Ang gagawin natin dito, i-check muna natin. So, tuturo ko sa inyo kung paano ang pag-check ng mga ganitong uri ng counter freezer, okay? So, ang nangyari dito, ito, tinan nyo. Naka-pinch off na lang siya. Posibleng pinasingaw na ito, mga kamaster, para malaman daw kung may pressure o wala yung system. Ang ano ko naman dyan, bakit kailangan pa natin pasingawin para malaman kung may pressure o wala. So, mali na ho yung proseso. Kasi kailangan, check muna natin yung mga parts kung may problema. Okay, kung ba compressor o relay o yung mga controller, hindi natin pwedeng pasingawin agad yung freon para lang malaman natin na may pressure pa, wala. Paano kung halimbawa, pag nung pinasingaw mo, may pressure. Okay, tapos ang problema lang pala, thermostat. Di na pasingaw mo na, sayang yung freon at sayang lugi yung customer na supposed to be parts lang ang may problema. So, although ito, mga kamaster, pinacheck na ho sa ibang technician. Ito, mga kamaster, no? So, ang nandito tayo para i-double check din at yung sinasabi ng ating minamahal na customer na second opinion para malaman kung ano talagang totoong stand condition ng compressor na to. Okay? Ang bahaging ito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun, mga kamaster, no? Na tanggal na natin itong assembly ng starting kit. Then, nakuha na rin natin siya ng resistance windings from common to starting 18.7, common to running 11.7, then 30.1 naman yung starting tsaka running. Then yung tinotal natin ay umabot ng 30.4 ohms. So napakaganda ng ating resistance windings. Pero sabi ko nga, huwag tayong magpapakasigurado dahil meron pa tayong mechanical na naiiwan. Okay? Ang gagawin natin, tingnan natin itong running capacitor na to, tanggalin natin to, kakaiba, di ba? Ayan, parang mga chipak din lang na, chipak din to, parang mga ganito. Kaya sabi ko nga, sa mga chipak, halos iisa lang naman yung kanilang mga sistema, ika nga. Ito nakasalpak. Medyo mahirap nga lang, dahil nga sobrang tagal na. Ayan, So, yung tester toy. Short muna natin, para sigurado. Okay? Then, ang mahalaga, lagyan natin siya ng contact, no, para malaman natin kung buo pa yung ating capacitor. Kasi paalala, mga kamaster, no, sa mga technician, mga baguhan na technician, kapag tayo ay nag-test ng mga capacitor, lalo pat corroded na yung contact, kailangan nyo pong kiskisin. Kung may liha kayo, di liha. Kung may flat screw kayo, yun gawin nyo para magkaroon malaman din ng contact. Kasi minsan, pag test natin, 0 nanofarad, yung pala, corroded lang. So, doon tayo nadadaya. Okay? Oh, yes, kailangan natin ng, okay na to. Dito mo yung tester. Nakaseta tayo sa capacitance. Check natin. Meron tong value na 5 microfarad plus or minus 10%. Check na natin. 4.89 microfarad. So, pasok to, mga kamaster. Pwede itong pakasalan. So, ang gagawin natin, since na ako, natatawa si sir, pag pwedeng pakasalan. Yung isang, yung Eurotech doon, pwede na raw iwanan. Hiwala yan, sabi ni sir. So, ito. Ito yung assembly ng starting natin. Gagawin natin, ito yung overload protector sa taas, yung babaeng relay. So, gamitin naman natin itong si comparing analog. Ganun po yung pag-check, ha? Dala dapat, mayroon tayong digital, mayroon tayong analog. Kasi mayroon hindi nagagawa si analog na nagagawa si digital, at mayroon din nagagawa si digital na hindi nagagawa ni analog. Kaya dapat, parehas, okay? Sabi nga, it's a tie. So, nakaset tayo sa silaw to, yun. Yan. Okay, test natin itong kakaibang controller na to. Itong sa taas, ito, yan po yung overload protector. Tusok lang ho natin. Then, i-check natin dito sa loob, sa labas. Yan, sa wire, kung buo. Okay, kasi pag sunog, wala ho kayong makikitang palo dyan. Okay? Yan. So, ito namang isa, itong isa, sa starting naman to, sa running. Starting. Ano ba yan? Ayan, tusok natin dito, din abangan natin sa labas.
Yo, nadalay, pinipakasalan. No. Then ito, wala yan. Kasi nakakunik ko yan sa running capacitor, mga kamaster. Ito. Klaro. Okay, ang gawin natin, since na okay na, yung thermostat natin, check natin. Yun, o. Yun. Ito ay digital yung controller niya, pero yung thermostat niya ay analog. Check mo to, eh. Oh. Thermostat, ha? Dalawang ano lang naman yan. Dalawang wire. In and out. Yo, nadali. Oh, off mo dun sa controller. Off, off. Ay siya, ayaw mamatay. Oh, no. Doon sa pihitan. Ay, master, mga makamasya, may sunog, oh. Sige, maya, maya. Sige, sige. Maya mo muna yan. Sige. Ay siya. Oh, ayaw na nang, ayaw nang mamatay ng thermostat. Di, ang gawin mo ganito, tanggalin mo yung dalawang wire. Yan, dalawang pink. Dalawang pink, pero may sunog ako nakikita dun, oh. Yan, yan, yan. Check mo yung ano, thermostat. Kakamping daw, kakamping. Ayaw, nadali! Pero dapat mamamatay siya. Off mo, off. Off, off, off. Ayan po, mga kamaster. Oo. Oh. Ayaw na. Ang tendency na ito, hindi ho magka-cut off yung ating thermostat. Pansin nyo, tinanggal na ho natin sa wire, standalone, then wala na ho. So, ibig sabihin, dire-diretso yung under ng ating compressor, walang control. Kaya pansin mo, nasusunog yung... Ito kasi yung on and off switch natin, no? Pansin nyo. Excuse me. Sunog yung ating on and on switch, yun, no? Okay? Yan, sunog yung terminal, mga kamaster. Kaya sinasabi nila na... hindi raw gumagana. Mamaya kasi dito lang nagkaroon ng problema kaya hindi gumagana. Klaro, oh, di ba? Yes, so, check mo yung ano, check mo yung ay, may, may tubig. Nagmumoist ah. Hawakan mo. Hawakan mo to. Check natin yung switch. Mamaya kasi sa switch lang kaya hindi gumagana, di ba? Yan. On mo dun. On. Off. Hindi, dito sa switch, yung pindutan. Kung ano mga nakakapaniutoy eh. On. Ayun. Off. Mabuo yung fuse. Ay, fuse yung switch. Okay. Kailangan na muna natin itong linisin bago natin pandarin. Okay, mga kamaster. So, wala naman tayo yung... Kasi yung condenser fan, madali naman ho i-check yan. Okay? 220 naman supply na ito. Kaya hindi ho yan masyadong hassle. Okay? Dito lang ho tayo mag-ikot-ikot sa controller na to, mga kamaster. So, since na yung thermostat, nakita natin na hindi na nagka-cut off, sabihin may problema yung ating thermostat controller, okay? Dire-diretso ang under ng control ng thermostat na to, okay? Pero ganun pa man, ililinisin muna natin itong terminal para mapaandar na natin maya-maya lang, okay? Ang bahagi nito ay atin sa inyo ng Amber Protect Coil Cleaner. So, ayun mga kamaster, no? Nalinisin na natin itong ano, contact na to. Tingin ko dito na babasa to eh. Kasi nga, kanina may ano, may tubig. May tubig tayong nakapa dito. Mosyo siguro, pinapawisan o di natin alam. Basta ang alam natin, nababasa. Okay, so nalinisan na natin yan. Balik muna to eh. Ito ay para sa switch, mga kamaster, okay? Switch to. Kasi ang report dun sa, ang report ng isang technician, hindi raw gumagana, tamba sir? Oh, not working. Kaya ang ginawa ng kababayan natin technician, since na not working, ang ginawa, pinasingaw to. So pinasingaw daw yan, mga kamaster. Para malaman daw kung may leak o wala. Okay? So, hindi ko makuha yung logic. Okay? Kasi nga, bakit mo papasingawin yung isang nananahimik na tubo para lang malaman na ano na may pressure o wala? E paano kung halimbawa pinasingaw mo may pressure? Sobrang lakas ng pressure. E paano mo na may babalik yung ano? Yung pressure na nandun. E mamaya kasi ang problema lang, kaya hindi gumagana, yung switch. Yung corroded na connection ng switch at saka yung sunog na terminal, kaya hindi gumagana. Tapos pinasingaw mo na. Asan yung, kumbaga, anong logic meron doon? Di ba, sir? Di ba, mga kamaster? Ayan, ito. May nabalatan pa, oh. Yan, oh. Oh. Ba, buti na lang, oh. May kuryente, oh. Nginat-ngat ng daga, oh. So, ayusin natin yan. Ngayon, balik tayo dito. Sabi ko nga, paalala, no? Mga sa mga kababayan natin technician, kung tayo ay mag-evaluate ng unit, hindi po natin karapatan at wala po tayong karapatan na magputol-putol kung ano dito. Okay? Wala tayong karapatan na putulin natin yung filter dryer na nandun. Wala ho tayong karapatan na putulin yung mga pagmay-ari ng ating minamahal customer kagaya dito. Pinutol, pinasingaw para daw malaman kung may pressure. Okay? Granting na may pressure, pinutol mo na. Sumingaw, psss, ganon.
O, di nalaman mo. O, sir, may pressure pa pala. Wala palang leak. O, ikong walang leak, eh, paano may babalik yung pressure na yun since napinasingaw mo na, wala palang leak. O, di ang solution doon, reprocess. Di gagastos kayo si customer pambayad sa'yo. Tama po. No. Eh, kung nag-evaluate ka muna sa mga parts, nakita mo na, ay sir, ano lang pala to? Switch lang pala to, kaya hindi, gumaganang yung unit. Kasi nga ang findings, not working. Pag sinabing not working, walang power, hindi gumaganang unit. Bakit? Eh, sunog nga ho yung switch, yung ano, yung connection ng switch. Eh. Diba? Pag switch, nandun yung starting point ng voltage natin. Okay? Switch nga eh, switch, diba? Kung walang switch, hindi mag-on. Kaya nga may switch. Ngayon, kung hindi na gumagana at na-check natin, di mag-proceed tayo sa electrical. Kasi ang pinagmumula ng lahat ng bagay na ito, electrical. O di mag-proceed tayo at mag-focus tayo sa electrical. O ano bang problema at hindi gumagana, di madali lang mag-identify. Di dun tayo sa switch. Eh nakita natin kanina, sunog yung terminal ng switch. Nilinis natin ngayon. Okay, babalikan natin, tapos papaandaran natin ngayon. Tingnan natin kung aandar. Kapag halimbawa umandar, tama tayo. Okay, pero pag hindi umandar, mali tayo. Klaro. Oh, yes, so yun yung daddy. Logic na sinasabi ko sa inyo. Huwag po tayo basta putol lang ng putol ng mga parts dito na pagmamay-ari ng ating minamahal na customer. Wala po tayong karapatan doon. Okay? Wala po tayong karapatan doon. Ang atin lang, visual check. Kapag talaga nakita natin na walang leak, o di mag-proceed tayo doon sa technical aspect ng ating skills sa pamamagitan ng actual na pagtutroubleshooting ng problema. Okay? So, since wala naman tayo nakitang major problem, maliban dito sa thermostat, hindi na talaga nag-on and off, on lang siya, yun lang yun. Sa kanyang starting kit, yung kanyang capacitor ay pasok pa sa tolerance, okay? Yung compressor, okay naman. Then, papaandarin natin ngayon para malaman natin kung good yung compressor. Okay, mga kamaster? So, paandarin na ho natin. Hindi na ho natin puputulin yung video na to. Tape muna natin to. Baka mangiliti. Di ko alam kung saan nakakabit to, pero ganun pa man, tipan muna natin. No, mga kamaster? Okay, paandarin natin, mga kamaster, no? Nakabit na natin to. Ayan. Nalagyan natin yung electrical tape, then paandarin natin. Plug mo na to, eh. Plug. Teka lang, lagyan muna natin ng clamp. Yon, clamp sa common. Okay, so paandarin natin. On. Papunta ka muna ng So gumagana nung ating compressor at yung kanyang fan. So meron tayo na akong 0.53 amperes, mga kamaster. Okay? Operational naman ah. So ang tingin ko dito, ang naging problema lang ay dun sa switch. Tingnan natin dito. Ang character ho nito ay Japanese. Eh. Japanese ba to? Ano, wusong. Yan. So yan, automatic. So okay na po ito. Obserbahan ho muna natin. Ah, ang ano pala ito, Samsung. Samsung pala ang motor nito, mga kamaster. Ay siya, ay made in Korea pala ito. Yan, wusong ang kanyang brand. So yan, operational na ito, mga kamaster. No, kasi base dun sa, sabi ko nga, isinagawang ano, sinagawang check-up ay not working. Ibig sabihin not working, sabihin talagang hindi gumagana yung system. Pero sa pagkakataong ito, okay naman lahat, operational naman lahat, 0.69 amperes. Pero ang pinaproblema natin dito, yung pinutol at binali ng ating kababayan na technician na pipe. Okay? Kasi kapag ganito, syempre singaw na to, mga kamaster, di ba? Pag singaw na to, asahan mo na ang solusyon dito, reprocess. Okay? Ito sinasabi ko yun na hindi naman talaga problema yung system. Okay? Ang problema lang, yung ating nakita na switch. Doon lang talaga nagka-problema. Okay? Kaya ang tendency ngayon, sa halip na kukunti lang sana ang problema ng babayaran ng ating minamahal na customer, obligado siyang ipa-repair to. Obligado siyang ipa-reprocess to. Eh, since nga na kagaya niyan, umaandar ngayon, at na kagaya niya, na naiwan na bukas yung system, mahihigo po ito ng moisture. Eh, ito sinasabi ko. Di ba? Mali po eh. Di ba? Mga kamaster, wala po tayong karapatan na magputol-putol dito sa property ng mga customer natin. Okay? So, 0.79 amperes. Okay? Ang gawin natin, off na natin yung unit. Toy, off na. Nawawala si Utoy, oh. Yan, off. Yun. Ito yung, yung electric one. So, may maririnig tayo ditong, singaw. Oh, kita mo mga kamaster, di ba? Kawawa ngayon ang ating minamahal na customer. Supposed to be, ito lang ang problema lang pala, switch. Sunog lang yung connection, kaya walang contact yung
kuryente. Kaya ayaw mag-on. Okay? So, hindi ko alam kung bakit hindi nakita nung nag-check na sira yung switch. Switch yun na sunog yung connection, contact. Okay? Tingin ko wala naman ng ibang-ibang problema dito. Baliban dito. Then, dito. Okay, kung sana hindi pinasingaw, di sana ngayon lumalamig na to. Okay, yun po yung logic mga kamaster. Kita nyo naman, umaanda naman lahat. Operational naman lahat. Okay? So, problema natin dito, since nga na naiwan na nakatiwangwang lang to, may moisture to. Okay? So, ang solution lang dito, i-reprocess ho natin dito. At least, di ba, alam ng ating minaman na customer na yung system hindi sira, operational. Nasira lang dahil dun sa connection ng, tawag dito, switch at nadagdagan pa na itong pagpuputol ng ano ito toto. 'Di ba? Ng piping na ito, mga kamaster. Okay? So, sana po nakatulong itong munting video na aking binahagi sa mga oras na ito patungkol dito sa uy! Uy! Iboto na. Nawala tuloy ako. Nasaan na nga ba ako? Nandito ako sa ano, Bukawi. Basta ano mga kamaster, no, huwag po tayo basta putol na lang ng putol ng mga property ng ating minamahal na customer. Ang pag-check ho ng ganito mga counter freezer ay simple lang naman, di ba? Back to basic lagi tayo. Yung thermostat niya ay analog, then yung controller niya ay digital. So, napaka-simple, napaka-basic lang. Okay, mga kamaster? So, mukhang hindi na tayo abot sa ating mga i-check. Marami pa tayong i-check dito. Ito po. Sana, dahil nga may meeting ho tayo sa Mandaluyong. Okay, babalikan na lang ho natin siguro itong comparing sharp na to. Ayan, oh. Ang i-check po natin, isa. Ayan. Dalawa, tatlo, apat, lima. Ito pa, ang i-check natin. Babalikan na lang ho natin yan, mga kamaster. Babalik ako. So, ito lang munang gagawin natin sa mga oras na ito. Ito munang counter chiller na to, mga kamaster, ng ating minamahal na customer. Okay? So, ang problema lang ho na ito, switch lamang. Okay? Bukod sa switch, wala naman tayong na-encounter na problema. Ang solusyon dito ay... siyempre yung thermostat, hindi nga nag-automatic off, okay? Pero ang solusyon dito ay system reprocess. Na kung sana, hindi na sana aabot ang system reprocess kung hindi sana pinasingaw yung freon. Dapat switch lang, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga po.